The Commission on Appointments defers deliberations on the ad interim appointment of Commission on Audit Chairman Gamaliel Cordoba. This comes after a heated exchange between Senator Risa Hontiveros and Sagip Party-less Representative Rodante Marcoleta over Cordoba's role in the shutdown of ABS-CBN 2 years ago. Hontiveros asked Cordoba why he issued a cease and desist order to ABS-CBN, despite previously committing under oath that his agency would grant the network a provisional authority to operate while its franchise application was being deliberated in Congress. Cordoba argued he was only following the rule of law. With all due respect to the good senator, may we know why we are belaboring this issue? Oh, Ms. Madam Chair, Chair, I'm hardly belaboring the issue. Dalawang taon na ito mula nung nangyari ito. At hanggang ngayon, hindi pa rin matiyak na nagkaisa at ng ibang labor centers. Kung yung higit 1,000 manggagawa ay nakapaghanap na muli ng trabaho. Hardly belaboring dahil ito po ay may kinalaman dun sa trust na ilalagak ng publiko sa chair ng COA batay sa track record na ipinakita nila bilang chair ng ibang komisyon. Well, doon po sa hearing ngayon ay humingi po ako ng tawad at gusto pong ulitin ngayon, napasensya na po kayo at I just had to follow the rule of law. The private firm linked to the controversial excavation at the National Penitentiary breaks its silence about the controversy. The president of Atom Corporation admits he struck a deal with suspended prisons chief Bantag about building a new detention facility in Nueva Ecija. But as Johnson Manaba reports, that deal did not include digging up any tunnels. Nag-aantay kami ng approval ng DOJ at saka ng Pangulo. Kaya wala pa kaming illegal na ginagawa eh. The president of Agua Tierra Oro Mina Development Corporation or ATOM believes the joint venture agreement they entered into with the Bureau of Corrections is still valid. ATOM President Virgilio Bote, together with then-Bucor Chief Director General Gerald Bantag, signed an agreement on October 8, 2021. Under the deal, ATOM Corporation and Bucor agreed to a 65-35% revenue sharing from the development of the new Bilibid Prisons Reservation at no cost to Bucor. As part of the agreement, Bote will donate a parcel of his property in Generaltino Nueva Ecija, which can be used as a penal facility. Bote served as mayor of Generaltino from 1998 to 2004 and 2007 until 2016. Ang gumawa ng papel niyan, yung Bucor Business Center, na sabi sa akin ng Bucor Business Center, eh mayor, bakit hindi mo nalang i-develop ito? Mahanap ka ng financer, wala ka namang kakayahan, ala ka ko kung kakayahan dyan. Eh di humanap ka ng financer at 65-35 tayo sa profit, eh di kung may makita kang mga foreign investor o local investors, eh di maibigay mo yung majority, which is true sa negosyo. Eh sabi ko, kung yun ang gusto nyo, eh, para matuloy na lang din. Eh kero, sabi niya kasi, may Republic Act 10575, basahin mo. Di binasa ko nga, giving sole authority to the Director General. Pero based on the approval naman ng SOJ at ng Presidente, alam ko yun eh. But after the controversy surfaced involving Bantag, Bote said he was told by Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya to withdraw the contract. May dala akong papel na to inform tungkol doon sa JB. Eh, pero sabi niya sa akin, maganda Mayor, i-withdrawin mo na lang at naalala ng problema kasi nadinig ko masyadong problematic yung donation. So that's what I did. Despite the contract withdrawal, Bote asserts he's still willing to donate to government 200 hectares of his property. Ngayon po, ibibigay ko sa Pangulo yung 200 hektarya ko nang walang kapalit, doon lang ilagay. Anytime po, asa akin yung titulo. Ibibigay ko nang walang kapalit kahit ano. The ATOM president also says his firm has no involvement in excavation activities inside the compound of the NBP, adding that it's not part of their agreement with Bucor. Bote also disputed Rimulya's statement that some 1.2 million cubic meters of soil were removed from the massive excavation site. Ah, hindi po part yun eh. Parang paboro lang. Paboro lang kasi ang joint venture na gagawin yung development, commercial, financial,
industrial, kung ano yung pwedeng gawin na maganda doon sa Bilibid. Remulla had said they are still figuring out where the extracted soil was brought. The Justice Secretary also says they are studying possible cases that may be filed in connection with the extraction which was found to be illegal. Johnson Manabat, ABS-CBN News.